Hello guys! Ako si Kuya Gizmo at ito ang aking channel. Today, mag-quick unboxing tayo nitong bag release ng Infinix. Ito yung Hot 20S. Check natin ano yung nasa loob ng box. Aesthetics, tara, unbox na natin. So guys, itong nakikita nating design ay inlay lang pala sa pinaka-box. Sa loob ng box, itong customer service card, SIM ejector, warranty card, at card coupon. At yung hindi mawawala na jelly case. Sa loob ng box ay nandito rin yung Type-C na cable at pinakahuli itong head charger. Itong Hot 20S, ito'y supported ng 18 watts. Next, punta na tayo mismo dito sa unit. Itong na-unbox natin, ito yung color na Sonic Black. Available dito sa purple, blue, white at di ko lang alam kung ma-release dito sa Philippines itong Neon Edition. Siyempre, pag ganitong glossy ay magiging kapitin to sa mga smudges at gasgas. Kaya ako, ang diskarte ko dito ay linalagyan ko to ng carbon fiber skin tulad nyan. Next, turn on na natin. Isa sa napansin ko ay meron ng nakalagay na screen protector mismo dito sa unit. Isa rin sa napansin ko ay medyo malaki yung size ng punch hole. Next, punta na tayo sa specs. Ang screen size nito ay 6.78-inch na Full HD Plus na IPS display na meron itong selection sa refresh rate mula sa 60, 90 at sa max na 120Hz. Sa selfie camera naman ay 8MP. Sa ngayon, ang pagkakaalam ko lang ng available pa lang na variant ay yung 8128 sa SRP na 7,999 pesos. Ang Infinix Hot 20S, ito talaga ay triple camera lang na sumunod na rin siya sa mga nauso ngayon ng mga dambuhalang camera module. So ang main shooter nito ay 15MP. Na mention 2MP sa macro at 2MP uli para sa depth. Ito naman ang LED flash. So guys, ang ginawa ko dito sa camera ay unfiltered. Wala akong ginalaw sa settings. Lahat ay default lang. Dagdag details ko lang. Sa right side niya, itong volume rocker at itong power button. Ito rin ang fingerprint scanner niya. Across the screen ay nag-iisa lang siya dito na SIM tray slot. Check natin kung anong klaseng tray to. Medyo kakaiba lang yung placement ng cards dahil dito sa side na to ay yung para sa SD card. On the flip side naman ay yung para sa dalawang SIM. Sa ilalim naman, itong speaker grill, charging port, primary mic, at itong 3.5 jack. Sa taas naman ay walang nakalagay. Dito, bandang screen sa taas ng camera ay nandito yung earpiece at ito rin ang secondary speaker niya. Dahil itong Hot 20S, ito ay dual speakers. Ang chipset na nandito ay yung Helio G96 na 12 nanometer. So guys, nag-full blast na ako sa game settings. Linagay ko na sa ultra at naka-high naman para sa graphics. So guys, heads up lang. So totoo, hindi talaga ako mag-game. So isihan nyo lang, di kasi talaga ako marunong nito. So far, wala naman akong nararamdaman na kakaiba na parang lutang. Para sa akin ay okay na to.
After ko mag-gameplay around 20 minutes, ang napansin ko ay uminit bandang likod near sa camera. Next, explore naman natin user interface nitong unit. Check natin kung anong Android version to at check na rin natin kung marami itong mga bloatware. So guys, itong napansin ko, madami siyang mga bloatware, may iba pwede mong uninstall at may iba na hindi talaga pwede. Regarding dito sa Fusion RAM or Extended RAM, ang default nito ay +3. So kung gusto mong gawin +5, punta ka lang dito sa Special Function, select botong +5, need mo itong restart, after nun ay magiging +5 na. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na mga quick unboxing, a piece.